Traveling from Philippines to Hong Kong. So, nandito tayo sa airport, kaya lang walang tao, char. Wala pa sila, nauna lang ako. Ganon, delay pa lang ang flight, kaya ganon. So, ano nga ba yung requirements kung pupunta ka sa Hong Kong? So, unang-una guys, I assume na may ticket ka na kasi naghahanap ka no ng video kung paano pumunta sa Hong Kong. So, unang requirements, kung sa Hong Kong ka pupunta, kailangan mo ng negative COVID test result. Pwedeng mag rapid test, self test, or pwede rin na pumunta kayo sa designated testing center. So, kailangan mo lang ng negative result. So, pwede kang kumuha ng pinakamura, 200 ata. Pwede rin kayong bumili sa kung saan available yung rapid test kit. No? So, mura lang yun. Mag-reserve din kayo noon. Pag bumili kayo, bumili din kayo ng extra 5 kasi kailangan nyo yung pagdating dito sa Hong Kong. So, pag may negative result na kayo, guys, pwede na kayong mag-register doon sa health declaration para magkaroon kayo ng green code, green QR code na yun yung ipapakita nyo pagdating nyo dito sa Hong Kong. Anyway guys, yung palang link para doon sa health declaration, ilalagay ko sa description ng video na to. Pakicheck nyo na lang kung wala pa kayong link noon. Okay, then second, ano nga ba yung requirements sa Philippine immigration kung aalis kayo ng bansa? So, ano nga ba ang hinahanap na documents sa immigration? So, first guys, syempre yung passport natin, ticket, kailangan din natin ng insurance just in case na hanapin. So, kailangan yung travel insurance. Pero may mga umaalis naman na hindi hinahanapan ng travel insurance. Case to case basis lang ito, guys. Tapos, yung itinerary, pag hinanap. So, much better talaga na gumawa kayo nun. And, importante sa lahat, saan kayo titira, place to stay. So, kung traveler kayo guys, kailangan nyo mag-book ng hotel, but meron naman case na may nag-invite sa inyo or may tutulugan kayo, so kailangan nyo magbigay ng address na tutulugan nyo, na istayhan nyo. Halimbawa, tutulog kayo, may kamag-anak kayo dito, hihingin nyo yung address, kailangan nyo ilagay doon. Or halimbawa, tutulog kayo sa kamag-anak nyo, mahihingi na lang kayo ng invitation, no? Na doon kayo tutulog para may ilagay kayong place. Siyempre, kailangan din ng pera, guys. Pera. Pero halimbawa, ano, yung nanay nyo nandito, katudong, pwede kayong mahimingi ng invitation letter na nagkasaad doon na doon kayo mag-i-stay sa place niya. Tapos, provided lahat ng travel expenses ninyo, pati yung mga travel allowance nyo pagdating dito sa Hong Kong. So, very simple. Hindi na kayo hahanapan ng kung ano-anong documents pag meron kayong invitation letter. Hindi na kayo hahanapan ng show money. For sure. So, yun guys, andito na tayo sa Hong Kong. Ano, sa nakikita nyo sa video, nasa Hong Kong na po yan. So, pagdating natin dito sa Hong Kong, guys, mag-PCR test kayo. Then, bibigyan na sa inyo yung mga documents na kailangan. Bibigyan kayo ng leaflets, no? Ipa-follow nyo lang yon kung saan ninyo i-download yung QR code na ibibigay nila. So, continuation lang ito, guys, dun sa health declaration na ginawa nyo sa Pilipinas. Yun din yung kailangan nyo dito. Yung reference number, saka yung passport. And then, number or cellphone number para doon sila magme-message, or magme-message din naman sila doon sa
email ninyo just in case, no, na wala kayo ng phone number. So, doon nyo i-download every day yung rapid test na ginawa ninyo, pati yung PCR test, doon din siya makikita. Yung result ng rapid test ninyo araw-araw. Saka, doon nyo din makikita kung saan kayo magpapabook para sa PCR test ninyo pagdating ninyo dito. So, the second day, guys, kailangan nyo ng PCR test. And the rest of the days, kailangan nyo na lang ng negative result ng RAT. Sasend nyo doon and the rest, enjoy your vacation here in Hong Kong. So, ganun lang siya kasimple. So, welcome to Hong Kong and enjoy. Abangan nyo yung mga following vlogs namin, guys. So, kung kailangan nyo ng mga last time documents, I have a separate video kung ano yung documents na kailangan nyo pag nag-invite kayo ng kamag-anak nyo papunta dito sa There Hong Kong. She is. So, hi! Lagi sa kabati. Abangan ninyo yung mga pupuntahan namin places dito sa Hong Kong. Pupunta kami sa Disneyland, sa Ocean Park, at marami pang iba sa abot ng kaya ng aming budget. Char! Manawag pa siya. Manawag pa siya. Ah, nag-video. Gali siya. Hi! Welcome to Hong Kong! Hello? Hi! How was your flight now? No photo taking here. Oh, I'm good na. Then on the left, si ate mo. Dali lang din eh. Ayan. Hindi na siya kulot. Hi, babes. Hi, babes daw. Hindi na siya kulot. So, together. Oh, together. Nakadik sa vlogging. Ang alam mo, ang feeling matama. Ang grabe eh. Ano ha, gilip lang muna. Wala mo nag-ano. Uy, paliwanag na yun siya. Taas lang yung kalikpata, tigilip lang. Uy, sana all! Hindi na kailangan extension. Ayan na guys, dumating na ang aming special guest. Special guest. Ayan, si Erlyn Laurel. Meet Erlyn Laurel. My daughter. So, uwi na kami kasi magte-ten na. Doon na lang kami maghahanap ng makainan. So, doon. Bukas na lang kami mag-video ulit. Wala pang tulog. Wala kang katulog. Hapon. Matibay. Hapon pa walang tulog kasi nagtrabaho kagabi. So, matibay to matibay sa puyatan. Bukas. Blackback. So, see you ulit bukas, guys. At bukas na tayo magkakantohan. Na? Push!